hindi mo nang purong sa Ginoo. But thanks be to God for giving us victory through our Lord Jesus Christ. Apan salamat sa Ginoo na naghatag ka natin kalaogan, pinaagi kami sa Kristo. Langitong Amahan, kami nakapagalamat sa Bani Ginoo magpaubos sa inyong kaayon, Lord, sa inyong kinabuhi. Ang bago makupahan, ito taong sa 21, Lord, among isaulog, among ipakundayag na ikaw ang Diyos na kamahalan, ikaw ang tinutnan sa panagutang, ikaw ang Diyos na nagsaknay ka namo ikinanwari hangtod din yung katapusang at Lord, ang buhay sa Disyembre. Lord, salamat sa mga kamatandaanon sa 2021 and we declare na masanda namang mensahe and we declare, Lord, more blessing pa sa 2022 in Jesus' name. Amen. Let's sit down in the presence of the Lord. Are you alright? Magkira po din na. Gusto na namin sa panulat. Salamat sa Ginoo. You prove your love unto God. Amen. So, salamat sa Ginoo na walang sa nakatake sa inyong umalay. Nagadipindi mo doon natin kung matutulot. If your will, naging ka na dito magpadala, so God willing, magpadala ko nga again para i-safety or secure ang inyong commitment. Amen. So, ato din sa ikaroon is last day of the month of December. Victory through Christ. So, mga pila na ka mga Domingo na nag-down na nag-estota o kadaugan. Ang kakapildihan, permanent na. Pero kadaugan, talaga na tumapalihan. Okay? Ito na ang mga mandadaog, mga victorious na mga anak sa Ginoo. Amen. Dito tanong kayo ngayon, Pastor, yung mga victorious, huwag kami parta, huwag kami handa, huwag may rapot. Isa lang kami, no? Dua lang kami, no? Inutang pa. So, our victory, hindi makita lang sa kwarta. Kundi, until now, we are stay alive. Okay? Amen. Dagan tayo ng mga ibigtima sa ano sininimin, COVID-19. But because of the favor of God, amen. Nakataulog ka, kaya kaayo. Amen? Amen. Now, back 1 Corinthians chapter 15, verse 57. But thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Apat salamat sa Ginoo o sa Diyos na naghatag ka ng kadaugan, pinaagi ka Ginoo Jesus. Amen? Amen. Even na ating mga problema na nagaginagyan nato, mga pagsulay sa pagrelasyon, pamilya, mga anak, mga kalairan, mga tagahanan, mga listahan, at God is still faithful. Nayupad ka mga kitabag na to na gihatak sa Ginoo na nato mga kadaugan. Kinisa mga sekreto. Usaw na to magpalilin kang managdaong is coming 2022. Are you ready? Amen. Number 1 in 1 John chapter 5 verse 4. This is the victory that overcomes the world, even our faith. The first secret of the victorious life through Christ is first, demand. Faith. Mayroon tag demand. Parang demanding ba? Nang required yun, kinahanglan yun. So, ang una yun na naghahatag ka daugan na ito, hindi ang atong pagkadungin at pagpangalagad, hindi ang atong laghan ng mga versikula na memorize, hindi ang atong balik-balik sa simbahan, ang hilis na itong mga kanina, sa mga sandal, at mga kanina, balik-balik, at mga dito, balik-balik sa nila, at mga dito, balik-balik, you know? So, ang nakapalikon ka na ito, this 2021, is ang ato ang pagdoon. Amen. Yes. It demands more faith. Kanong pagtuo, gina-exercise ka sa, it means, mutuo ka sa kabutang na wala ka kung na naasa Ginoo. Amen. Kaya na yung pag, nagtuo ko sa Ginoo, pinakapoy porta, makapalit ko dito, hindi na pagtuo. Ang pagtuo, di kinangalan mo na, proof. Ang buktong na kinanglan nato ang pagtuo ng iingon sa Ginoo na tumano niya. Now, ingon ni John the Beloved, this is the victory that overcome the world, even our way. Ang pagtuo ni mo, mauna imong dalon, paambak, pagtulay sa 2022. Amen? Amen. Ang imong pagtuo, ginauno na sa Ginoo, nagtuo ka, di ka magsakit. Nagtuo ka na di ka matakdan. Nagtuo ka na di ka makrasmo. Natural, ang iyong pagtuo, gina-honor na sa Ginoo. Pero nagtuo ka na sumunta sa mga kubre. Nagtuo ka na mapagkaan ka. Nagtuo ka na masakit ka. Si honor ko na tayawa. Ang kinihon ninyo.
I-honor sa Ginoo, ang i-honor sa Yawa. I hope, tininga, ulan-ulan na panahon karon. So, dito kalimutan ang una nga sekreto. Sa atong pag-atubang sa 2022, nag-demand pa ni Kadang Pagturo. Sabi na sa pamilya, sa mga problema sa inyong pamilya, mga anak yun, nagumasakit, yan ang kinala sa kwarta, imuunin mo, yaanin mo ang Ginoo. Ang pangutan na magulahan ba pa at yaanin mo ang Ginoo? I-break ka ni mong Ginoo, mag-ibuli ka sa Yawa. Duwa naman na. Duwa lang ating spiritual father. Sa wala ka pa sa Ginoo, ang iyong spiritual father, mao ang Yawa. I-break ka ni mong Yawa, pero di pag-relasyon ka sa Ginoo, ginawat mo si Jesus, nasuko ng Yawa sa iyo. Karoon din, nasuko sa, nasuko ka niya, i-break ka na sa Ginoo, i-break ka sa Yawa. Musamot, kung pitok kapilo ang iyong kaintangan, di mong kinabuhi. Do you remember sa Book of Mark, atong usa ka babae na gidumas na nung usa parang na usa ka na seven demons na pagbalik sa demons baka hindi mong kinabaliwa mag-alala sa Ginoo nanginbit para pagkito ka dapatan masayaan yan anak na itong kinabuhi pagdalik na sa ang Ginoo mo sa moto towards ang itong kinabuhi. So remember the first secret our victory in Christ demand. Okay. So, ang pagtuunin mo na ang pagkaon. Ito pagkaon sa pagtuo. Ito pagkaon sa tiyan. Pagkaon, di ba? Ang pagkaon sa pagtuo is ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Naman kayo mga trabaho, lalo na pagsimba, ayun, sikuhan ang katubali mo. Ayun, wali nila. Isa lang, manugunin ang katubangan. Ayun, sige, tingaran, lagot na rin yun. Wastang, utang. Sige, takapayin na. So, ako na nanay-soon na mga klasikati pala. Kunta na. Kung malansing kastaan. Ito na ako ng Ginoo. Okay, amen? Amen. Ano pa padao? So, ang unang kita ito na pamaakin na magp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 
Panginoon at Diyos. Amen? Amen. So, kailangan po natin sa na-exercise. Hindi kailangan natin na, Lord, kailangan itong pagtuo. Lord, hindi ko na akong pagtuo. Kundi ang pagtuo, pinaagi sa pag-apply kung ano sa man ng Diyos sa Ginoo. Mauna ang pagtuo. Nagtuo ka, hindi ka pasandal sa Ginoo. So, ang pagtuo niyo mo, pinapakita at yung action. Pinaagi sa pagpapilig at pag-alala. Kung pahina ang iyong panginabuhi, hina ang iyong pangita, iyong pamilya, o sa'y, ikaw ang na sudan, kung nagtuo ka, kaya ang pagtuunin mo, iunan sa Ginoo, mabutang panahon, na di nakakadundon sa mga kalitanan. Kahit ang tanan, makayuhan, ihahan sa Ginoo. Amen? Kung nangyayon, no pain, no gain. Amen? As a tingga, kanang naatanan, then after sa pinakatungig, mawala tanan. Kanang karoon na wala-wala pa din after sa pinakatungig, it doesn't mean na wala yung tungkong na kalipan. Ngayon ang kinabuhi sa tao. Okay, number one is? Iman faith. Walang kaingon si Apostle Paul, but thanks be to God. So, the word na but, din itong but na nalubat sa sabihin, before that is a negative na ay mga pangitabo. Bago na kaingon sa upon, pinaaki sa Diyos, alapat sa Diyos na naghatag ka daog na ito. It means si Apostle Paul din sa Corinthian believers nag-aating mga problema na hindi kaya i-explain. Amen? So number one is demand faith. Number two, and Book of John, chapter 14, verse 27, my peace I give unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang akong kalinaw, ihatag na ko kaninyo, o dili magkagool ang inyong makasing-kasing o ayaw mong kabalaka. Number two, this victory of Christ, number one, demand point. Number three, number two, drive away fear. O dispel fear. Kanang drive away. Magakas away. Magatabog. Magaabog sa mga kakatok. Natin naman din nakahadyokan. Amen? Kusubos sa dili, ang gondong binit, dapat yung kahadyokan. Nahadyok ka ng gulan, nahadyok ka ng magituman, nahadyok ka na ataman, nahadyok ka ng katakit. Wala pa karoon, yung mga unang naga-advance na. Kung sa kaha, after 5 months, wala ko'y trabaho. Kasi pakaroon ako sa mga anak,
Sibayan na ako sa tubig, sibayan na ako sa kurente. Pero tulungin ka daw, oh, ganit, disunuri ang muhapog, muhahatok, pinuman at sali ka man sa Ginoo. Nakaagin mo sa ligan, hindi man tao, kundi ang Ginoo mo itag-iya sa tanong tutak. Kung ginaginay, tawala ang Ginoo kahatok. Amen? Amen. Hindi naka-experience na. Kaya na malaka ka, natunta na lang, no? Huwag na sa kwarta, COVID pa ka ro, ato trabaho, ipakauna ko. As long na nangalala ka sa Ginoo, ito ka pagandang sa Ginoo. Basta bulihok lang ka, napawagan ng Ginoo. Katulad, kung di ka bulihok, ito ka nabangan sa Ginoo. So, samtang nakapunta, magpunta sa Ginoo sa pamangin. At sa sa Ginoo, my peace I give unto you. Kinikalinaw na ginapalit sa ubal, hindi kinapalit kayo kalinaw ng sa Ginoo. Kinikalinaw sa Ginoo, wala na patagot na wala kang problema. Sama sa taong sa kalanggam na nasa dasbin sa busay. Hindi ang busay, sama kayo na. Pero ang langgam, ulo, ginagiyaha. Ingon na ato ng sinabuli na nag-subya yung mga problema, mga pagsulay. Pero ito, easy lang ka. Ano naman, ang iyong pagtuwang talib na masaya. That's why, inaabog ang kahanggap. Isa number one, demand, pain. Number two, drive away fear. Means, inaabog ang kahanggap. Kung nakabalo lang ka, pwedeng sa katatumbangan sa dito. Number three, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Number three, the victory of Christ brings diminishes frustration, means elision, pagamayon ng mga kapapakyasan. Tanong-tanong natin mga kapakyasan. Kapakyasan sa mga pangandoy, kapakyasan sa mga gudman na wakabuto, dinibisto ang Ginoo, kapakyasan sa mga tingon sa mga pamilya. Matungo, ngayon sa Bible, ining isulti sa Ginoo sa mga disciples niya, kay after siya na magsaka sa langit, makaagi sila ng mga disciples na mga pagluto. That's why, ipahibalo nila na in this world, sa kalibutan, na ilang ginalihukan sa mga pagsulay. Pero sa Ginoo, be a good cheer, I've overcome the world. So number three, nagapahina sa mga frustration, sa mga kagukol, yung pinabuhin. Ang victory yun, ang victory na naa sa Ginoo, kung yun mo lang pamalandungan, dapat ako na i-enjoy. Gihatan na sa Ginoo sa tuwang kadaugan. Ako lang sakton. Kaya ang cross of Calvary sa ginipo sa Ginoo hindi ordinaryo. That's why this coming 2022, atong bawas-bawasan ang atong mga kapalakan. Bawas-bawasan na ito ang atong mga kaduon. Bawas-bawasan na ito ang atong mga kahadok. Kaya ang Ginoo, kung nag-uban sa tukaw,